Bagamat hindi pa po pinal, matunog ngayon ang usap-usapang sa Department of Agriculture, posibleng ilipat ni Pangulo Noynoy Aquino, ang nagbitiw na si DILG Undersecretary Rico Puno. Ay kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, bakante raw sa ngayon ang posisyon ng Undersecretary for Livestock sakaling ilipat si Puno sa kagawarang pinamumunuan niya. Balita natin ni Marie Zomali. Ala doon at saka yung mga magazines ito. Nagbitiw man bilang undersecretary ng DILG si Rico Puno, hindi raw ibig sabihin ito'y hindi na siya magsisilbi sa gobyernong Aquino. Sa akin, it's under consideration pero wala pong firm. And we'll finish so many things pero not in the DILG if that will materialize. Kasabay nito nilino ni Pangulong Noynoy Aquino ang utos niya kay Puno kasunod ng pagbagsak ng eroplanong sinakyan ni Secretary Jesse Robredo sa Masbate. So, nung in-order ko na office, biglang, my understanding is, in-assume na niya na lahat ng offices pinapasecure ko. Understanding ko rin, itong si Superintendent Tanseco, nagpaalala rin sa kanya na nag-uwi ng mga papeles, dokumento si Secretary Robredo. Wala aniya masamang intensyon si Puno rito. Sinigurado na niya sa akin pananaw, no, na ma-secure lahat ng pwedeng pinaglagyan itong mga documents. Hindi para kunin, hindi para tignan, pero siguraduhin na hindi mawala lahat itong mga dokumento. Gayunman, patuloy raw ang investigasyon sa sinasabing overpriced ng mga rifle kahit pa di natuloy ang pagbili sa mga ito. Well, gusto ko ma-check yung buong proseso at gusto ko ma-check bakit na ganito ang resulta. So lahat ng involved doon, siyempre dadaan doon sa pagsisiyasat para malaman nga paano nangyari ito lalo ng sa Ripley. Di pa man pinal, matunog ng posibleng sa Department of Agriculture ililipat si Puno. Ayon kay Secretary Proceso Alcala, welcome daw si Puno sa kanilang kagawaran. Bakante raw sa ngayon ang pwesto ng Undersecretary for Livestock. Lahat po ng ilalagay at itatalaga po sa kagawaran, may pepper na ilalagay, edi tatanggapin po natin. Desidido pa rin sa Senador Miriam Santiago na ipatawag si Puno sa Senado sa Biyernes. Pero kinwestiyon ng ilan niyang kasamahan kung dapat bang ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Constitutional Amendments, Revision of Codes and Laws ang humawak ng pagdinig. Pinag-aralan ng Rules Committee because walang resolution, walang speech, privileged speech, walang pending bill. Regarding that, and we want to find out whether what is sought by the lady senator could be done. If there's an oversight of that committee, that oversight can function. Ang pagkaalam ko rito, based on our rules, only the Blue Ribbon Committee at saka yung Committee on Rules ang pwede magtawag ng meeting or hearing motu proprio. Mariz Umali, GMA News.